tunay kong apit. Isa-isa lang katapwa buno mo. Kumbaga mapadamo siya, tanong mong pagkaon niya. Kay balansi naman siya. Hindi sa sidik. Mapagpala araw sa ating lahat, mga totoo mga Hinday. Kaway, kaway. Yan, partner, sa araw na to, andito tayo siya. Sa Kapingkong, Takurong City, Sultan, Kudarat po mga idol. Ayan, at kasama natin ngayon ang farmer expert, 30 years farmer hero, si Sir George. Ayan, kaway, kaway tayo, Sir George. Ayan. So mga idol, sa episode na to, pag-usapan natin kung paano mapalaki ang harvest sa palayan. Ayan. Natipid po sa abono, tama ba? Tama, yun ang pinakamaganda. Ayan. Dahil sobrang mahal po ng abono ngayon, alamin po natin kay Sir George dahil meron siyang kakaibang technique sa pagpapalay. So Sir George, pwede bang mabahagi sa amin kung ano yung variety ng inyong palay at saka ano yung technique na ginagamit niyo po? Yung palay namin, triple to. Ito yung maganda dito sa amin area. Pero pag ano naman, pag abono naman dito, pag 21 days, isang sako lang na abono na urea. Per hectare yun? Per hectare na yun. Tapos, mag 45 days na siya, ayara na naman yung kwan niya. Panaghalo ko ng triple 14, tag isang sako. Tag dalawang sako ang isang hektarya. Okay. Bale sa ano namin, bunga na siya, ay mag ano na, 15 days, nag-spray ako ng Primo, ito ng ano niya. Sa every 15 days, isprayan ko yan. Yan ang sekreto ko sa ganitong palay. Apat na beses, pag apat na, nagulang ko na yung Primo ng kwan, armory. Isang salmon na kwan, isa lang itong kwan ko, yung sa hektarya. Itong dalawang, tatlong hektarya ko, dalawang armory lang. Ang nagagamit? Oo. Isang beses lang yun. Sa magbunga na siya. Ayun na. So yung partner, ang bilis pala. In-explain na po ni Sir George para hindi na tayo mahirapan. Ang galing ni Sir George, partner. So yun na, yun ang summary doon. After itong variety niya is triple to. Kasi dito pala, pag nagtanim kayo mga kapalaboy, ang suited sa area nyo, dapat piliin nyo kung anong variety ang dapat angkop sa inyong area. Yes. Tapos ang triple to, ang sekreto lang ni Sir George, tipid style, partner. Kasi sa tatlong hektarya, siyam lang na sako na abono ang nagagamit niya. Total na yun. Total lahat. Ano yung harvest? O yun, partner. Ano yung ginawa, partner? Pagkakaintindi ko, mga idol, ito kasi ang palayan ni Sir George na sabi niya po sa amin, tatlong hektarya, tama ba, sir? Tatlong hektarya. So sa 21 days, 1 sako ng urea ang apply per hectare. So sa 3 hektarya, 3 sako ng urea, tama ba, sir? Sa 3 hektarya. Ayan, so yan po mga idol. Tatlo lang. Sobrang tipid. Tapos ang next na abono po mga idol is 45 days na. So sa per hectare, meron siyang inahalo na triple 14 at saka Ayara. Yara Unique 16. Yun. Tag isang sako per hectare. Yun ang inaabono niya. At the same time, nag-spray po kayo ng foliar fertilizer na Primo Plant Booster. Oo. Ayan. So, every 15 days? Every 15 days. Ayan. So, maganda po mga idol. At saka makikita niyo po mga idol, ito na po yung kanyang palay. Ilang days ba yan siya bago ma-harvest, sir, mula sa paglipat tanim? Mga sobra ito siya, 3 buwan. Ngayon sa pizza 4, 3 buwan na siya. Ito, pizza is makuha na. Harvest na. Harvest time na. So mga 90 days, ilang days lang, 90, mga almost 100 days lang. Wala pa, 98 wala. Days. Mga ganun. So mabilis mga kapalaboy. So yun ang variety na angkop talaga dito sa ano, sa sakop ng Takurong City. So yun lang partner, natiknik niya partner. Tsaka isang beses lang siya nag-apply ng yung sabi mo sir na armory. Isang beses lang. Anong time na mag-a-apply ka ng armory, sir, yung ano yan? Stage ng palay. Stage ng palay. Ilang days yun siya? Kung lang yun? May 70? 70 days. 75? Oo. Kaya lumabas naman yan siya. Kung na? Pag lumabas na? Yung hindi pa siya nakalabas. Hindi pa nakalabas. Nagbubuntis pa lang. Yung may nakalabas-labas na tagisang, kunti-kunti. Yung kalat-kalat na pagkalabas, yun na.
Doon sa spray. Nalala ko partner, mayroon tayong na-feature sa Lambayong yung Sultan Kudarat before. Yung kanyang palay is triple to din, di ba? Na variety. Yes, oh. At saka one sako lang po ng abono per hectare din yun. Ang nagamit niya. Pero yun is until harvest. Until harvest na. Dito kay Sir George is tatlong sako per hectare ang harvest. At saka nakaka-harvest po sila mga idol ng hindi bababa ng 100 sako, di ba, per hectare, sir? So ganoon. Sir, ito naman ang expected mo na harvest dito, sir, sa yung ano ngayon kasi sa 3 hectare. Oh, sa 3 hectares ngayon. Ah, mga 3 plus ito. 300 plus. Oh. Abo, ang galing partner. Parang ang galing ng technique nila. Kasi makikita niyo po mga kapalaboy, yung kanilang palay talaga punong-puno, no, ang butil talaga buong buo. Ayan. Sir, bakit napansin ko partner, hindi sila nag-spray ng insecticide? Bakit, sir? Eh, tinignan mo muna yung area mo. Kung walang insecticide, pumayaan mo muna. So, before ba may nag-spray kayo ng insecticide dati? Oo, dati. Pero ngayon, hindi na. Wala. Bakit, sir? Eh, yung palay naman, maganda. Ayun. Partner, so, ibig sabihin, pag kailangan, yung mga palaboy, ha, tingnan nyo po. Kasi pag kailangan ng insecticide sa palay nyo, kailangan nyo po mag-apply. Dito sa kanila naman, ang nangyari dito, wala pong mga insekto kasi hindi mo naman kailangan talaga mag-apply pag gano'n naman. So yun. Yung partner na bahagi nung previous natin na interview is yung Primo Plant Booster kasi hindi daw lapitin ng insekto. Ayun. Ano napansin nyo sir nung nag-spray kayo ng Primo? Kasi first time yung nag-start I think, diba? Oo. Oh, para gano'n talaga pa. Ano na experience nyo sir? So pag-start yung parang walang insekto. Oo. Ano sa tingin nyo po? Anong dahilan nun? Eh, yung sa pag-spray. Opo. Tinikman mo na yung walang insecticide. Oo. Aba, yun. Oo, maganda man ngayon. Opo. So, yun. Ibig sabihin, partner, may yun ang kakaibang technique nila na walang insekto dito dahil dun sa mga foliar na ginagamit nila. So, iba, maliban dun sa Primo, sir, ano pa ibang foliar na ginagamit nyo? Wala lang, yun lang. Isa lang? Oo. Saan nyo po nabili yung paano nyo? Nabili ko yun sa ano? Yan sa mga online. Oh, okay. So yun mga kapalaboy. At least po alam nyo po yun na at least natulungan po tayo ni Sir George. Yes. Tapos, Sir George, ito naman kasi 30 years ka na sa experience. Ano usually ang nagpakaroon ng cause ng problem dito sa mga palay farmers natin sa dito sa lugar nyo po? Anong mga problem na na-encounter nyo? Ay, yung mga problem dito. Mm-hmm. Yung mga tungro dati. So, yan. Yung mga steam borer. Ito, wala talaga itong steam borer. Ngayon, no? So maganda. Tignan mo sa iba, meron. Oo. Dito sa area mo, wala? Dito, wala pa. Partner? Wala kong nakita dito. Ayan. So baka dun, dahil dun sa na-spray mong Primo, first time nyo ba, sir? First time pa rito na Primo. Anong makompare nyo, sir, yung previous yung napalay at saka ngayon? Mas maganda ito ba? Itong may Primo na pang-spray. Oy. Sa ano naman, sa gasto, saan mas malaki? Ah, mas mamura ito kaysa abono pa lang, punti na. Bakit dati, ilan ba ang inabono nyo? Tatlong sako ito, sa isang abono lang. Isang hektarya? Oo, sa sunod naman, ganun din, tatlo rin. Oo. Sa isang hektarya, anim. Oy. So anim times 3, nakaka 18 kayo na sako? Oo, noon pa. Sa iya, tatlong hektarya, 18. Ngayon, siyam na lang. Oh, siyam na lang. Ay, sobrang kunti, partner. Hindi nga sinubukan ba? Oo. Yan. So yan po mga idol, ha. Kung dati nakaka-abono po sila, sir, ng 6-8 sako per hektar. Ngayon, yung gumamit po sila ng Primo Plant Booster is 3 na lang per hektar. Ayan. Partner, so, super tipid tips, partner. Katulad dun sa kabilang area, nung sa may Lambayong naman, ganun ang nangyari sa kanya. Pero super, super tipid yun. Dito kasi sa taas, dito sa Tacorong City, sa Kapingkong, yun na naman ang technique nila. Kung depende talaga po sa area nyo, hindi naman po talaga ganun na area na may 1 sack lang bawat hektarya. Dito sa kanila, 3 sako bawat hektarya. Ayun. So yun naman. Depende kasi sa lupa. O yun, depende po sa lupa, sa acidity ng lupa. Partner, tatanungin natin sa Tiger, 30 years of experience ito. Napakagaling po sa pagpa-farm, hindi po iniwan ang pagpapalay farming. Ayan. Sir, Tatay George, Sir George, ano po yung ma-advise mo sa mga future farmers natin? Ma-inspired mo sila para tuloy-tuloy ang pagtatanim nila dito sa Pilipinas? Kasi ngayon, pawala na pawala. Sana mas marami pang magtanim para wala tayong problema sa pagkain. Ah, ito talaga ang maganda itong kuha natin. Tanim palay tayo.
Eh, sa akin, 30 days, so, sobra na. Eh, mag-50 na ako. Kaya hanggang ngayon, dito pa rin ako sa farmers. Sana tuloy-tuloy tayo dito. Eh, dito natin makuha yung supply ng pagkain natin sa palay. Di ba? Opo. Yes. Tama po mga idol. Napakagandang ano yan para hindi po tayo nagkaroon ng food shortage. Sama part niya. Ayan. So yan, salut sa kay Sir Tatay George partner. Salut tayo sa kanya. Salut tayo. At sa mga kababayan po nating Muslim dyan, shout out po sa inyo lahat po. Oo, mga kapatid yan. Yes, mga kapatid. So yan, Tatay George, maraming salamat po talaga at salut po talaga kami sa inyo. Tatay George, baka may gusto po kayong batiin yung family nyo, yung kumbaga yung mga ano nyo dyan, makasama nyo sa farm. Oh, ito batiin naman yung mga kasama ko sa mga farmer, si Abdul Latif Mangindra. Sana mag-ano ka ng palay. Magtanim tayo ng palay. Okay, ito, tignan natin yung maganda, walang ano yung supporting ng pagkain natin. Ayan, yung mga kaibigan ko naman dyan, sila Ansit. Oh, sana kuno kayo, magtanim na tayo ng palay. Oh, mga kaibigan ko po nga si Abbas. Yan, Tandi Abbas. Magtanim mo ng palay. Eh, para maganda yung ano natin ba? Maganda ang hanap buhay din. Ang hanap buhay natin, maganda. Hindi tayo shorted ng pagkain. Tama. Ayan. So, mula yan dito sa Kapingkong mga idol. At kasama natin si Sir George, partner. Batiin mo yung ating mga followers na subscribe po tayo. Ayan. So, don't forget to subscribe ang channel po namin, ang Pinoy Palaboy. And click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong tips and techniques dito sa pagpa-farm. At kitakis po tayo sa farm nyo. Mag-comment kayo ng approve tayo kay tatay. Kasi siyempre sigurado, proud na proud kayo sa mga farmers natin sa Pilipinas. Happy farming po mga idol! Kaway-kaway mga totoo mga inday! Bye!